Ang pamahalaan natin sa pamamagitan ng kagawaran ng pagsasaka o ng agrikultura ay matagal na itong pinagandaan kasi alam na natin na itong mga produkto ng genetic engineering na ito ay nasa merkado na noong mga late 1990s pa. So kaya ito ay bago pinapasok sa ating bansa ay nagkaroon na tayo ng mga rules at saka regulations. So ang nauna nga rito yung Department Administrative Order No. 8 of 2002. So yan ang naglatag na sa kagawaran ng ating agrikultura para ma-address natin ang safety ng mga produktong ito. Ang mga halaman na ito, kung tawagin natin genetically modified crops, ito bago ito pahintulutan ng ating pamahalaan na itanim o maging available sa farmers, ito ay dumaan sa napakahigpit na regulasyon. Itong sinasabi natin sa mga tao, hindi lamang ito ay naaprubahan ng minsanan. Sapagkat sa ngayon, maraming kagawaran ang tumitingin dito. Hindi lang isa, kundi lima. Sa makikita mo, limang kagawaran ang pagdaraanan ng isang teknolohiya bago ito payagan na itanim o maging available sa tao. Tatlong bagay ang tinitingnan natin sa safety o kaligtasan ng mga produkto ng genetic engineering. Ang una natin tinitingnan, una ito ay ligtas sa kalusugan ng tao. Dahil unang-una, ito ay kakainin natin. Pangalawa, ito ay maaaring kainin din ng hayop o pakain sa hayop. Kaya tinitingnan din ito ang kaligtasan ng produktong ito sa hayop. At pangatlo, sa kalikasan sapagkat ito ay itinatanim. Masakit bang isipin sa ngayon ay medyo mabagal ang takbo ng pag-unlad natin sa biotechnology, lalo na sa paggamit. Sa ngalan ng pagsasaliksik, hindi naman. Kasi naniniwala na ako na marami tayong mga scientists dito na kayang gawin ang mga makabagong teknolohiyang ito. Pero sa bagay, sapagkat ito ay isang teknolohiya na sadyang mahigpit ang regulasyon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, kaya medyo mabagal, lalo na sa application sa agrikultura. Kahit paman magulo at mahirap, patuloy pa rin ang pagsusumikap ng pribadong sektor at mga ahensya ng ating pamahalaan, lalo na ang Biotechnology Program Office ng Department of Agriculture na maipaabot ang tamang impormasyon patungkol sa bititalong sa ating mga magsasaka. Sino ba ang pinapahirapan natin? Ako? Yung mga aktivista? O yung mga nagkakalat ng maling impormasyon na hindi naman nagtatanim ng talong? Ang unang tatamaan ito, ang unang magkakaroon ng kahirapan na hindi tanggapin ang teknolohiyang ito, yung magsasaka mismo na ilang taon na naghirap dahil sa pag-atake ng uod ng kanilang produktong eggplant. Ngayon, kung gaganda ang buhay nila, aangat ang kanilang income dahil sa teknolohiyang ito, are we not depriving them of a better life dahil lamang sa kasinungalingan o maling impormasyon na ikinakalat ng mga tao na gusto nila, lahat ng tao, pareho ang kaisipan sa kanila at huwag tanggapin ang biotechnology and Bt Eggplant. Itong mga magsasakang ito may mga anak din. Kung hindi makapag-aral yung mga anak nila dahil hindi umunlad ang kanilang pagtatanim ng eggplant, hindi lumaki ang kanilang harvest, hindi nagkaroon ng malaking kita dahil hindi nila tinanggap yung teknolohiya, are we not morally responsible also for the impact of what we had been spreading around? Yun ang tanong ko bilang pare. Meron tayong moral accountability sa lahat ng ating sinasabi. So ito ang aking pakiusap sa mga nagkakalat nito. Ginagawa nyo ba yung paninira sa Bt Eggplant dahil trabaho nyo lang yan? At diyan kayo kumukuha ng inyong income? Paano naman yung mga dinideprive ninyo ng mga magsasaka at taong bayan sa better, healthier, and even higher income kind of crops like Bt Eggplant? Tanungin natin to sa sarili natin. It's a moral and ethical question. Kayo ang sasagot niyo, hindi ako.